Hello everyone! Samahan niyo kami sa episode na to na punong-puno ng pag-asa at paglaban para sa ating inang bayan. You're watching Pinoy Cooltour and HerStory. Andito po kami ngayon sa Daraga. Kami po ni Kix ay nakikibahagi sa mga young artists na na-inspire na gumawa ng mural painting dito sa fence ng Bicol College. Gusto mo bang malaman ang kanilang kwento? Bakit sila na-inspire na gawin ito? At paano naman sila nagbuklod-buklod upang makagawa ng isang proyekto bagamat hindi sila magkakakilala sa simula? 7 panels po ito na matyagang ibinigay ang kanilang mga talento para sa isang magandang adhikain na naglalayong magkaroon ng magandang bukas. Tinapos po nila ito sa loob lamang ng 2 araw, kahit napakainit ng panahon. I hope you will enjoy this episode as much as we did. Huwag bibitaw, marami pang kwento. Hello! Ikwento mo sa kanila paano nagsimula itong mural concept dito sa Daraga. So, nag-start po siya sa pag-post po ni Zach na if meron daw po kami na pwedeng salihan ng mga mural painting. Unfortunately, late na po yung response sa amin. Nakapag-buo na po kami ng group na consisting 30 to 40 members. Pero ano lang naman po yung pumatay, mga available lang naman. So, this started because we want to amplify our voices and through art. Tapos, yun nga po, may mga dumarating na food, may mga dumarating na lahat ng ginagastos namin dito, lahat ng mga expenses namin is donated. May mga pagkain na dumarating, may Grab House sandwich, may hamburger, and may spaghetti from the... Pero from, they come from, mga anonymous people na ayaw na din po magpakilala. May ibang tao, no? Di ba? Magda-drop by lang, magdadala ng isang supot ng Charlie Burger. Ayan. Kaya po, sana na-inspire kayo sa kwentong Leni. Ipanalo na po natin ito hanggang sa Mayo 9. Tara! Diba, nakaka-inspire ang kwento ni Miss Chloe. Noong April 29, nag-post sila for volunteers para dito sa mural painting. Ang nakalagay pa, kanya-kanyang dala ng brush at syempre, pagkain at inumin. Pero dahil po nasa National Road ito, marami pong nai-inspire na magbigay sa ating mga volunteers. Hindi lamang pagkain, kundi ang iba po ay nagpapadala rin ng cash para sa panggastos ng ating mga volunteers. Naaalala ko pa po na ang unang volunteer for lunch naghanda ng chicken, ginataang pagulong, and pipino for our volunteers. Pagdating po ng hapon, meron na namang ibang nag-volunteer para sa snacks. Ganyan po talaga nakakahawa ang paggawa ng kabutihan. Dahil po sa pandemic, talagang na-miss ko mag-paint. Kaya naman tuwang-tuwa ako na meron akong naiambag dito sa mural painting sa Daraga. Nakakatuwa pong malaman na ang ating mga volunteers ay galing pa sa iba't ibang schools at iba-ibang kurso kagaya ng nursing, engineering, architecture. Sa ibang areas, ang mga volunteers ay mga professional artist. Meron pa pong national artist. Meron ka bang naaalala na bawat bayan ay merong mural painting tuwing eleksyon? Parang ngayon lang, 'di ba? At ang pinakamahalaga ay ito ay dahil sa volunteerism. Simula sa materials, sa labor, sa pagkain, ito ay galing sa mga volunteers. Kahit po umuulan, matyagang nag-aantay ang ating mga volunteers. Kagaya po kaninang umaga, bigla pong bumuhos ang ulan. Dahil May 1 ngayon, ang tawag nila ay Agua de Mayo. Kaya naman, 11 o'clock na po nakapagsimula ang ating mga artist. Bakit nga ba si VP Leni ang kailangan nating ibuto ngayong darating na eleksyon? Simulan po natin sa qualification. Di po ba, kapag merong nag-a-apply ng trabaho, ang una nating tinatanong ay ang kanyang qualifications. Lalo na po,
pagdating sa educational qualifications. Ano po ang educational qualifications ni VP Leni? Sa lahat po ng kandidato natin ngayon, siya po ang pinaka-qualify. Nag-high school po siya sa Kolehiyo de Santa Isabel sa Naga. Nagtapos po siya ng Bachelor of Arts in Economics sa University of the Philippines, Diliman. Nagtapos din po siya ng Bachelor of Laws or Juris Doctor sa University of Nueva Cáceres. At siya po ay nakapasa sa Philippine Bar noong 1997. Opo, siya po ay isang abogada. Napakahirap po sa law school. Talagang patience and dedication ang kailangan nyo. Sabi nga po nila, dugo at pawis ang kailangan upang maging abogado. Siyempre pa, malaking gastusin ang sa law school. Bagamat tatlo ang anak ni VP Leni, napagtiyagaan niyang matapos ang law, mga katangiang kailangan bilang presidente ng Pilipinas. Maliban dito, siya rin ay mayroong Doctor of Public Administration, honoris causa, galing sa Polytechnic University of the Philippines. Meron din siyang Doctor of Humanities, honoris causa, galing sa University of St. Anthony ng Iriga. At meron din siyang Doctor of Laws, honoris causa, galing naman sa University of the Cordilleras sa Baguio City. Pagdating naman po sa performance, siya ay nanungkulan bilang representante ng Camarines Sur, 3rd District. Opo, siya ay naging isang mambabatas. At siya ngayon ay isang vice-presidente. Bilang vice-presidente ng Pilipinas, kahit wala sa mandato ng vice-presidente, ginamit ni VP Leni ang kaniyang pagkakatalaga upang manilbihan at tugunan ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Kahit na nga kulang ang pondo ng kaniyang opisina, siya po ay bumuo ng mga proyekto sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga tanggapan na nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Nagkaroon siya ng iba't ibang mga programang nakatuon sa pagpapabuti sa antas ng pamumuhay ng mga pinaka-nangangailangan sa lipunan, mula public assistance hanggang sa mga solusyon sa mga problemang dulot ng pandemya. Bago pa man pumasok sa politika si VP Leni, ipinagtatanggol niya na ang mga dehadong mamamayan sa ating lipunan na nag-aasam ng hustisya. Isa sa inspiring story bilang pagiging abogado ni VP Leni ay ang pagkakamit ng hustisya para kay EK, kung saan ang kanyang nanay at younger brother ay walang awang pinaslang during Mother's Day. Si EK po ay 12 years old lamang nung nangyari ang karumal-dumal na pagpatay sa mga mahal niya sa buhay. Bilang only witness, napakahirap po ng kaso na ipanalo dahil may mga special rules po na governing sa child witness. Dahil buong pusong ipinaglaban ni VP Leni ang kasong ito, makikita nyo na isa ngayon sa mga nagde-defend sa kanya si EK. Bilang abogado, si VP Leni ay tumulong din pro bono sa mga sumilaw farmers. Maaalala na noong 2007, ang mga sumilaw farmers ay naglakad mula Bukidnon hanggang sa Malacañang sa Manila upang ipaglaban ang kanilang ancestral land. Ito ay mga patunay kung bakit ang mga kagaya naming volunteers ay nagbibigay ng oras, resources upang matulungan ang ating vice-presidente na mailuklok bilang presidente ng Pilipinas. Meron nga po kaming kasamahan sa broadcasting industry na siya mismo ang gumagastos para sa mga tarpaulin para kay VP Leni. At nagbabahay-bahay po siya para mangampa niya. Siguro po mapapaisip kayo kung bakit ang mga volunteers na ang gumagastos, nagpapagot upang siguraduhin na ang ating vice presidente ngayon ay maging pangulo ng Pilipinas. Kaya po siya sa ating mabuti kung sino ang napupusuan mo bilang pangulo. Huwag pong basta-basta maniniwala. Napakarami po ang fake news ngayon. Ensure that your vote will matter. Magbasa, magtanong habang may panahon pa.
Tulong-tulong po tayo para sa ikauunlad ng ating mahal na Pilipinas. Kung tutuusin, hindi na kailangan ni VP Leni na tumakbo ngayong darating na halalan. Tinitingala na siya, kinikilala bilang simbolo ng integridad ng marami. Minamahal dahil sa kanyang legasiya, lalo na sa grassroots public service. Ngunit, kailangan natin siya. Kailangan natin ang isang Leni Robredo. Hanap tayo ng hanap ng leader na may political will. Ngunit, ano nga ba ang political will? Ito ba ay ang will na patahimikin ang kahit na sinong pupuna sa gobyerno? Iikutan ang batas para mapaalis at mawala ng boses ang mga sumasulungat? Ang tamang political will ay ang malakas manindigan sa tama. Kahit mawala ng political capital, kahit mabawasan ng budget, kahit bagyuhin ng paninira, political will para mamanatiling nakatindig, political will para hindi mapatahimik laban sa kasamaan, political will para ipaglaban ang karapatan ng mga nasa laylayan ng lipunan. Hindi natitibag, hindi pumapayag. May boses at nagsasabi sa ibabaw ng lahat ng ingay, magbabago tayo, magbabago ang Pilipinas. Ilang taon na pong nasa harap natin mismo ang pinakamalinaw na manifestation ng political will. 6 na taon na po nating nakikita ito in action. Sama-sama po tayong maging bahagi ng pagbangon ng ating bayan. Sa tulong mo, sa tulong nating lahat, babangon talaga ang Pilipinas. Babangon at gagandang muli ang Pilipinas. Kay Leni Robredo. Nakakatuwa po dito sa team. Kasi ang mga relatives mismo ng tinutulungang kandidato ay personal na pumupunta sa ating mga volunteer artist upang magpasalamat. Kung kaya naman, nagbibigay din ng panahon ang ating mga volunteer artist sa konting pictorial session. Maganda po, maganda po. Gano'n po kalaki? Gano'n po ba alam? Gano'n po kalaki? Ay, okay. Ayoko magkamali. Thank you. Pagkatapos po ng pagbisita ni Sir Butch Robredo and Miss Kaki Pangilinan, ang mga volunteer artist naman ay naglagay ng kani-kanilang mga handprint and signature sa wall upang maalala ang araw ng pakikipagbaka
para sa mas magandang bukas, mas magandang Pilipinas. Meron pa po tayong ilang araw. Tara, sama-sama nating ipaglaban ang ating inang bayan. Tulong-tulong po tayo upang siguruhin na ang susunod na Pangulo ng Pilipinas ay si Leni Herona Robredo. Tulungan din po natin ang kanyang vice-presidente na si Kiko Pangilinan. Ano man ang maging resulta ng halalan, masaya kami na naging bahagi kami sa pakikibaka para sa ating inang bayan. Kasama sa aming panalangin na sana na-inspire kayo sa kwento ng ating mga volunteer artist. At naway ang aming episode ay maging maliit na paraan upang makapili tayo ng nararapat na Pangulo ng Pilipinas. Makilahok sa huling yugto ng kampanya. Alamin po natin kung bakit may mga nagbibigay ng free legal services, free consultation para sa ating mamamayan. Yun po ang ibahagi natin sa ibang tao. I-share natin ang kwento ng iba't ibang volunteers upang mahikayat natin ang ibang tao na bumoto para kay Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Alamin natin ang mga achievements nila upang ito ang i-share natin sa ating kapitbahay, sa ating kapamilya. Ngunit, huwag pong makikipag-away sa mga taong hindi pareho ang posisyon sa atin. Give love and respect sa bawat isa. Remember, respect begets respect. Kagaya po ng sabi ni Kabading Kicks kanina, sama-sama po tayong maging bahagi ng pagbangon ng ating bayan. Sa tulong mo, sa tulong nating lahat, babangon talaga ang Pilipinas. Babangon at gagandang muli ang Pilipinas kay Leni at Kiko. Kami po ang inyong kahistorya at ka-travel buddy na si Kicks and Tricks. Marami pong salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Thank you for watching Pinoy Cooltour and Her Story. Until next episode, subscribe, like, and share.